guys! Welcome to my YouTube channel. I'm Maisel. So for this video, another unboxing and quick review for the Samsung Galaxy A71 na nirelease lang last February dito sa Pilipinas with 3 color options, which is Prism Crush Blue, Prism Crush Silver, and Prism Crush Black. So this time, ang i-unbox ko guys is the newest color ni Samsung Galaxy A71, which is Haze Crush Silver. Yan. So guys, hindi na natin siya patatagalin. Let's start and check what inside the box. Open na natin. Check na natin kung anong nasa loob ng box. Ayan. Pag open mo pa lang, makikita mo na kagad yung unit. At the top of the box, makikita mo meron siyang mini box. Check natin kung anong nasa loob ng box. Sa likod nito, meron siyang ejection pin. Open na natin yung mini box. Ayan. Meron siyang quick start guide, warranty card, and jelly case or protective case. Ayan. Then, the unit itself, set aside muna natin siya guys. Mamaya na natin siya tignan. Earphones. Type-C cable. Ay makuha ah. Ayun. And adapter. So makikita mo sa adapter may naka-indicate siya na super fast charging. So ayan. So guys, open natin yung phone. Long press lang natin yung power button. Ayan. Habang hinihintay natin siya mag-open, check muna natin yung physical appearance niya. At the right side, ayan, makikita mo yung power button, volume control. At the left side naman, makikita mo yung SIM card and memory card tray. Ayan. At the top side naman, makikita mo may mic siya. Then, at the bottom side naman, makikita mo yung speaker, mic, Type-C port, and 3.5mm earphones jack. So, ayan guys, nag-open na siya. Ayan. Next lang po siya. Next, next, keep lang. Habang ina-open na, ayan. Ito na yung newest color ni Samsung Galaxy A71, Haze Crush Silver. So, ayan. Sa unang tingin, guys, simple lang, pero class po siyang tignan. At the back panel niya, guys, made in plastic with diagonal shades with different shades of silver. Mapifeel mo yung premium niya at di siya madulas sa hawakan. So, komportable po siyang hawakan sa kamay. In terms of display, si A71 is 6.7-inch screen. Naka-Super AMOLED Plus panel na po siya, kaya naman mas bright and colorful. As you can see, minimal na yung bezels niya around the side. At naka-punch hole design na po siya. It has a Full HD Plus with a resolution of 1080x2400 pixels, which provides a good level of details on the screen.
So, naka in-display fingerprint sensor na po siya. Plus, may option siya to use face recognition to unlock the phone. So, yung height niya po is 163.60 mm. Ang width niya man, width naman niya is 76 mm. Ang thickness naman po niya is 7.17 mm. At ang weight niya po is 179 grams. So, para sa akin, magaang lang po siyang hawakan. For the camera naman, naka-quad camera setup na po siya with a rectangular shape design. Sa main camera niya is 64 megapixel. For the ultra-wide angle naman is 12 megapixel. For the macro lens is 5 megapixel. At sa depth sensor niya is 5 megapixel. Ito po yung close-up shots and background blurred effect which Samsung calls live focus. At syempre, meron din siyang LED flash. Sa front camera naman niya is 32 megapixel. So guys, meron tayong mga sample pictures para makita niyo kung gaano kaganda yung camera ni Samsung Galaxy A71. Runs Android 10 powered by 4,500 mAh with a support of 25 watts fast charging. Siya nga pala guys, yung cable niya po is USB-C to C na po siya. At ang chipset niya po is Snapdragon 730 at ang processor niya po is octa-core. At ang internal storage niya po is 128GB with 8GB. So guys, pwede mo pa siyang i-expand using micro SD card up to 512GB. So ayan guys, if you have any questions regarding sa Samsung Galaxy A71, just comment below and I will try to answer your questions. Kaya naman guys, please don't forget to like, subscribe, and click the bell button para updated kayo sa mga latest uploaded videos.